Galit na galit ngayon si General Bantag sa ginawa ng bagong Bucor Chief na si General Katapang Jr. Ayon pa sa pahayag ni Bantag ay Agusto pa lang di umano ay gusto na itong tanggalin sa pwesto. Matatandaan na itinanggi ni General Bantag na may kinalaman siya sa pagkasawi ni Percy Lapid at dahil nga siya ang pinuno ng Bucor nang mapaslang ang middleman na si John Villamor. Sa Bilibid ay lalo itong nadiin sa kaso. Tahas ang tinanong si Bantag kung siya ba ang mastermind at tila galit din si Bantag kay General Katapang Jr. Ito, categorical. Pwede nyo bang sabihin ng derechahan kung kayo'y may kinalaman o walang kinalaman sa pagkamatay ni Ka Percy? Eh, wala po. Ano po ang mapapala po dyan? Ano po ang mapapala po? Eh, nagtagal na po tayo sa Bucor. Ang dami namang bumatiko sa akin, mga vlogger na ganyan. Wala namang namamatay na ganun. Mga 50 plus yun, na dinesarmahan, tinanggalan ng sasakyan, gusto nang pabalikin sa BJMP. May ginawa bang kalukuhan yung mga yun? Ako lang ang target nila. Dinamay lahat-lahat. DCTA for sale, hospital, ano, pass, kung ano-ano pa. Hindi ganun mga tao ko. Tapos, ginawa ni Katapang. Kasi itong heya ni Katapang na BJMP dati rin, retired, na salba, higago, si Angelina Bautista Lumba, yon ang advisor niya. Na tito pa niya yung arong isa ring bugok na ano dyan. Sinasabi ko ito dahil yun ang totoo. Hati ngayon ang opinyon ng mga Pilipino. Marami ang naniniwala kay General Bantag at marami din ang kumukontra sa kanyang mga pahayag. Ang tanong, totoo kaya ang akusasyon na si General Bantag ang mastermind? Samantala, sumagot naman si PNP Chief Azurin at pinabulaan na niya na idinidiin niya ang suspendedong hepe ng Bureau of Corrections na si General Bantag sa kasong pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. Sinabi yan ni Azurin matapos maghayag ng sama ng loob si Bantag nang ito rin siyang person of interest sa kaso. Giit ni Azurin, hindi siya nagsabi na kasama si Bantag sa person of interest. Ang sinabi lang daw niya ay isa si Bantag sa mga binatikos noon ni Lapid. Ang tutumbukin ko dito, yung tungkol sa preventive suspension ni General Bantag. Sa makatuwid, mga kaibigan, dahil dito sa pangyayaring ito, ay tinumbok na nila, okay, ng PNP na si Bantag ay dapat suspendihin at dapat ay palitan ang kanyang mga tauhan, which is 50 persons, di ba? Na tinanggal kasama siya. Ang paliwanag niya dito sa pangyayari na bakit siya lang ang parang inaano dito, sinisingle out dito. Based sa kanyang statement, doon tayo magbabasi na 160 persons of interest ang dapat tignan. Bakit siya lang na pwedeng maging sangkot dito sa yung namatay na middleman noong 18 pero nakapag-text pa ng 19 and 20. Ang sabi niya dito na kung gusto daw siyang, di ba, okay, punta tayo dito. So, di ba ang nangyari dito mga palangga? Dahil sa kontrobersya o murder ang ating Pangulo sa pamamagitan ni DOJ, Crispin Remulla, na natabunan na rin yung issue ng anak niya na nasangkot dito sa Mary Jane. Di ba? Grabe ano? Grabe ang mga eksenang ganap. So, nag-release na si Bantag ay dapat, you know, under imbestigahan siya. Okay? So, ayun nga, under preventive suspension siya. At talagang parang siya na yung sinisisi. Question. Okay. Pinalitan na siya ngayon. Di ba? Pinalitan na siya nung dating kasangga ni Noynoy. Okay? Sino yung kasangga ni Noynoy? E di ito namang si Katapang. Oh, 'di ba? Nakakatawa lang kasi sabi ko para tayo bumabalik sa square one. Binasura natin ang mga dilawan, yung mga sangkot sa pulboron, pero ngayon ibinabalik ng panahon. Dapat panahon na natin 'to eh. Ngayon, mga palangga, i-connect natin yung statement naman ni Azurin. Okay, grabe ha. Ang ni Azurin na tungkol naman dito sa
nahuling 900, eh kung hindi ako nagkakamali, noong October 8, this month pa rin, na may nahuling 990 ba yun na kilong polboron, okay? Nasangkot daw ang dalawang general, ang sabi ni Asorin. Doon ako po focus eh. Nung nahuli itong polboron na ito, mga palangga, nagsalta si Asorin na itong di umanong sangkot na general, okay, ay hindi muna pangangalanan. Kasi pinaghirapan nila yung kanilang future, yung kanilang karera, 'di ba? Dahil naghirap sila, nag-aral, nagpunyagi, kaya hindi muna natin pangalanan itong dalawang general na sangkot sa polboron. Tama ba 'yun? Asorin, sumagot ka. Tama ba? Napoprotektahan natin ang pinag-aralan, karera nitong dalawang taong itong sangkot sa polboron. Mali. Kasi nung panahon ni Duterte, pinangalanan niya kasi hodang kung sinong mga general, kung sino mga sangkot. Kasi ang inisip niya dito ay ang future, ang kinabukasan ng mga kabataan na sisirain ng polboron. Sa makatuwid, Asorin, mali ka. Ayan, wala naman, nag-very na naman. Ngayon, si General Bantag, okay, na ang statement, even si DOJ Secretary Remulla, ang statement nila pareho na walang proper coordination doon sa middleman sa loob ng Bilibid na sangkot daw sa pagtegi kay Percy Lapid. Galo, di ba? You know what? Huwag yun na maggawing show nga bells ang taong bayan. Pero ang punto de vista dito, ang may pattern kasi ito palangga. You have to listen to this. Ang sabi dito ni General Bantag, kung gusto nyo siyang palitan, kung gusto nyo siyang tanggalin, bakit kailangan nyo pa siyang sirain, isi-single out, at ididiin, at tatanggalin yung 50 niyang katao na wala namang kinalaman sa kanya? I mean, ibig sabihin na hindi naman sangkot dito. Bakit i-relieve yun? Tatanggalin, i-disarmahan. So obvious na may basbas na dapat si Bantag ay alisin na yan sa pwesto at ipalit itong katapang na dilawan. Ano po ang pattern na nakikita ako dito? Mga palangga, mayroong nag-udyok. Okay? May nag-udyok na si General Bantag, kahit hindi pa natin napapatunayan na siya ay sangkot dito sa usaping Percy na ito, dapat tanggalin under preventive suspension and 50 ng kanyang mga kasamahan. Wala kaming pakialam, basta tanggalin nyo lahat yan. Disarmahan nyo yan. Pattern yan. May nag-udyok dyan, may nag-utos dyan. Diba? Bakit? If you compare Azurine statement na pinoprotektahan niya ang karera ng dalawang general na sangkot di umano sa polboron. Tama si ano eh, si Bantag. Bakit hindi mo rin protektahan itong si Bantag na hindi pa naman siya napapatunayan na siya ay sangkot? Bakit itong dalawa okay lang? Siya okay lang na, ay okay lang na pag i-cover up mo, tapos itong si Bantag, eh sisirain mo. May pattern po yan. Sana mali lang ako. Kasi ang mga tao sa paligid ng ating mahal na presidente, kapag ayaw nila sa isang appointees o sa isang vlogger like me, ang order ng mga as sa Malacanang, pag may nakitang nag-like kay Maharlika, nag-share kay Maharlika, i-cancel nyo yan. Yan po ang utos ng mga ahas na nakapaligid kay BBM. So nakikita ko yung pattern. Tanggalin ang 50 mga tauhan dyan na nakalink dito kay Bantag. Okay? Dahil ayaw ko sa kanya. Siguro ganun. Ayaw ko yung mga 50 yung, ano na yan, tauhan na dyan mag-like-like kay Bantag. Tanggalin lahat yan. The same pattern. Kaya sabi ko, yun na ayaw ko sanang ay itouch itong issue kay Percy kasi, you know, dami naman, hina-highlight na nga ito. Parang sobra ng sensationalism ang ginagawa nila. Pero dito ako magpo-focus sa issue ng pagsisingle out kay Bantag at pagpoprotekta sa dalawang general. Sa makatuwid, mga kaibigan, sa makatuwid,
Samantalang si General Bantag, PNP, PMA, PNPA graduate lang kasi at di nila ka-vibes. Actually, siya nakikita ko kay Bantag. Ayoko naman siya mag, ayoko naman magsabi na kilala ko siya. Kasi hindi ko naman siya kilala eh. Maganda naman yung ginawa niya. Pero yung in person, you know, yung sa vibes ng mukha niya, mukhang okay naman siya. Pero syempre, hindi naman natin ma-judge yung kagalingan ng tao sa pamamagitan ng mukha niya. Kasi yung iba, may magaling namang umarte, katulad ng mga dilawang general, di ba? The point here, mga palangga, ano na ang nangyari sa ating pagbangon? Kung ang mga dating sangkot sa mga katiwalian, may mga kaso sa ombudsman, may mga you know, sangkot sa graft and corruption. Inuupo ngayon. So question, ano ba ipinaglaban natin nung during the election? During the campaign? Lumaban ba tayo sa pagbangon muli o sa pagbaon muli sa kinabukasan ng ating bayan dahil up to this day, PNP, DILG, at iba pang mga key agencies, and even the president, even nung SONA, hindi tinutukan ang issue sa pulboron, ang issue sa peace and order, ang issue sa korupsyon na vital. Three topics na yon, three issues. Na yon, ang tanong, ano naman ako, tanong, the president should reflect, sabi ni Imelda, Imelda Chuateco. Tanong, mga palangga, hindi ba tayo ay lugi dito, yung taong bayan? Di ba? Luging-lugi ang taong bayan na ibinabalik ngayon. Ang mga tao, yung mga taong katulad ni Katapang, nasangkot sa kung ano-anong mga anomalya nung panahon ni Noy Noy. Ay, nako, ano bang buhay natin? Okay? Ito pala ang statement ni General Bantag. Sa totoo lang, tinatawanan, ano yun? Okay. Yung tungkol sa mga bintang sa kanya kasi, di ba? May mga bintang din sa kanya na kung ano-ano, parang na blind item din yata siya or harap-harapan. Okay, sabi niya, wag na yun. Ang tungkol sa mga kotse-kotse, kung ilan daw yung kotse niya, ganyan-ganyan. Ang sabi niya, willing naman siyang mag-undergo sa lifestyle check. Dahil pinagbibintangan siya, okay na siya daw ito. Pinagbibintangan siya kasi ng kung ano-ano mga paratang na siya ay may coaching ganito, may yaman na ganito. Ang sagot niya dyan, sa totoo lang, tinatawanan ko lang iyon. Hindi naman grabe yon kasi ang sinasabi niyang mga nilabas doon sa kanyang programa at video, hindi sa akin lahat yon. Ang gamit ko lang na Innova, 4, tapos 2 Grandia, nakahilera sa labas ng kalsada kasi wala namang malaking garahe. Tabi-tabi kami magkakapitbahay ng sasakyan, so ang dating, akala mo akin lahat. Hindi akin yun, kapitbahay. Wala iyon. Bakit ako magagalit kung hindi naman totoo? Actually, pareho kami ng karakter. Ba't ako magagalit kung hindi naman totoo yung bintang, di ba? Ba't ko pag-aaksaya ng panahon? At willing naman daw siya lifestyle check, sabi ni Bantag. Pero ang question dito, mga palangga, bakit, okay, sinuspindi ka agad siya dito sa Bucor at pinalitan nitong si Katapang na dating dilawan. So definitely, dito tayo iikot. May nag-udyok na ang pattern, ang laro is dilawan. Imagine mo ako, wala man akong pwesto sa gobyerno, mga palangga, ang order ng AHAS, Cancel Maharlika's Friends, here, inside, and outside in Malacanang. Can you believe that? Yung alindog ko, pinaka-cancel nila. 2015, lumaban tayo kay BBM. Tapos ngayon, dilawan lang din pala ang maiupo. Ano yon? E di sinayang ko lang ang panahon. Sinayang ko, sinayang mo. Since 2015, ang pakikipaglaban natin na ibangon muli ang Pilipinas, na ibalik ang mga Marcos. Na akala natin, in first 100 days, makikita natin ang pagbangon muli. Eh, paglubog muli. Dahil ang mga dilawan na nagpalubog dito sa isyu ng pulburon, ibinabalik muli. Ito ba ay magbubulag-bulagan tayo porque sinuportahan natin si Pangulong BBM? Kayo, magbubulag-bulagan ba kayo? Ako hindi.
Hindi naman bayad ang prinsipyo ko palangga. Hindi naman ako kumita sa pakikipaglaban ko. Hindi man nila ako binayaran. Nakakapanglumo, pero kailangan nating labanan. Okay. Huwag silang mangyalam sa alindog mo, sabi ni Marigold. Of course. Jamila Algarata. Yan, mga solid ko yan. 2015. Hi, Jamila Algarata. Ayun, 2015 pa yan. Nagpupuyatan kami dito. Nasaan tayo ngayon pupulutin? Si Azurin, na parang puti ang jetlog. Puti siguro yung jetlog niya, no? O baka walang pitoy, no? Wala siguro ang pitoy, no? Walang pitoy. Malambot. Alright. Poprotektahan ang dalawang general kasi sayang ang kanilang pinag-arapan ng future. Tama ba yun? Kung nakakasira na Azurin ang mga general, whether they are pinakamatalinong general, like De Lima, di ba? Pinakamatalinong politiko, okay? Pinakamatalinong leader, pero sinisira niya ang kinabukasan ng bayan, lahat ng kanyang pinaghirapan mula sa umpisa na karera na sinasabi niya, baliwala yun. Ibig sabihin, hindi niya ginamit ang kanyang jutak, hindi niya ginamit ang kanyang puso, hindi niya ginamit ang kanyang pagmamalasakit sa Pilipino kasi kaya niyang gumawa ng mali katulad ng pagpapalaganap ng pulboron. Kaya tuloy nagtatanong ako, kailan kaya lalabas yung pelikulang pulboron? Excited na ba kayo? Hindi ako magre-release nun eh. Actually, may producer yon. Hindi ako magpo-produce, hindi rin ako magdi-direct. Audience lang ako palangga. Hi, nako. Nakakatawa. Okay, ang tawag dyan, mga peste. Hi, nakakasawa na. Mukhang wala na tayong pag-asa pag ganito, sabi ni Daisy Lim. Okay? Si Marigold, thank you palangga. I support General Bantag, sabi ni Maria Luisa Sotaso. Sana lilisin muna ni PBBM mga dumi sa paligid niya bago siya nag-build, build, build. Sabi ni Kupal Howard. Si Casey, buhay na buhay. Pitoy niya, pitot. Yung pitoy niya, oh, pipitikin ko yung pitoy ni Azurin. So ayun mga palangga, ang pattern kasi dito nakakatawa. Gawa larong dilawan. Nagdududa na tuloy ako eh. Parang alam ko na tuloy kung sinong kumumpas na naman dito. Kasi ang pattern, cancel the 50 staff of general general Bantag. 'Di ba? At saka ano to? First 100 days, bakit ito 'yung nararamdaman namin? Para na naman tayong katawa-tawa. Bakit? Walang pronouncement sa pulboron, ulitin natin. Walang pronouncement sa mga mahalagang issue sa lipunan. Sabi ko nga eh, bakit kaya si Itoy tahimik 'yung kanyang pitoy? Hindi nagsasalita tungkol dito. Hoy, mga itoy! Yung mga pitoy nyo, mga puti siguro, mga putian. Alam mo, di ba, mga puting jetlog. May puti bang jetlog? Ay, ay, ay. Bucar Chief involved in SAP-44, sabi ni Civic. Yun na nga palangga. Involved ito sa SAP-44. Alam niyo yung SAP-44, during Noynoy, may kaso sa ombudsman, may mga corruption issue. Bakit ibabalik muli, Mr. President? I know for sure na may mga nag-udyok sa ating Pangulo. Maybe hindi niya alam kung anong isyong ito. Maybe hindi niya nakita kung ano yung bulok ni Katapang. Dahil, you know, ang mga ahas patuloy na manglilingkis. Ngayon ako bilang isang supporter ng Pilipino, supporter ng Pilipinas. Kasi dapat hindi tayo magbulag-bulagan eh. Sabi ko nga kanina sa kausap ko, ano to? Nagpakahirap tayo. Lahat tayo na sumigaw-sigaw, milyon-milyon. Huwag ibalik ang mga dilawan dahil silang sanot sa bayan. Tapos nakaupo na sila ngayon. So parang ginamit lang yung ating damdamin during the campaign. Ginamit lang na talagang passionate tayo. Nakipagbangayan tayo sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak dahil kinakancel tayo. Tapos yung pala, pag-upo, ay ibabalik lang ito mga dilawan. Pag-upo, si Corina Sanchez, si Marrojas, di ba? Sa kabila ng kanilang pag-atake sa ating pinakamamahal na Pangulo, i-elbow to elbow sila, magkasanggang dikit, magkarugtong ang kanilang mga pusod,
Tapos tayong mga Pilipino, hindi naman natin dinidiktahan yung Pangulo, pero alam naman ng Pangulo, alam naman nila the reason why nanalo sila. Dahil sa maraming Pilipino na nagkaroon ng pagkapit-bisig, pagbibigkis-bigkis dito sa idea na to na dapat hindi na bumalik ang mga Dilawan dahil sila ang nagpalubog ng ating bayan. Mula sa Polboron. Ano to? 2010 ba ako na era? O nasa ibang planeta ako? Minsan gusto kong gisingin yung isip ko, hey, nasaan ba tayong taon ngayon? Bakit ito'y nangyayari? Ay, nako. Puti rin ang patotoy kasi ni Baby M, sabi ni Witty Tweety. Ay, hindi ko nakita palangga. Caroline Nagsin, BA is destroying the political career of Sandro Marcos. Okay. Ikaw ba naman, expired na yung sardinas ang kainin mo? Yun, that's a good point, di ba, nung panahon ni Yolanda. The reason why, mga kababayan, ang dahilan kung bakit isinuka ng taong bayan ang mga Dilawan, unang-una yung Yolanda issue. Sangkot si Kuring doon, ang kanyang jowa. Kailangan pa bang i-memorize yun? Tapos ngayon, wala kayong pakialam. Parang you guys are ano? Parang stick together. Para kayong glued to each other. Tapos dead ma, ang sentimiento ng Pilipino. Kasi madali lang naman lokohin eh. Ang Pilipino parang ganun eh. Wala na magawa kasi ang Pilipino. Dahil naupo na, na-elect na, alam ka naman bawiin niyo yung boto niyo. Of course, hindi natin pwedeng gawin yon. So hindi na pinapakikinggan na ang boto. Hey, ayaw namin din sa Dilawang yan. Alam niyo naman yan. Kaya nga namin hindi binoto yan eh. Kaya namin hindi sinusuportahan yan eh. So parang ang pakiramdam ninyo ngayon na ang ating gobyerno ay mga elitista pa rin. Elitista, oligarkiya, Dilawan, na may mix na pulahan, ganun ba yon? Mga palangga, hindi po sarado ang utak ko pagdating sa ganito. Hindi ito ang inisip ko na mangyayari sa aking bayan. Hindi ko nasa may mga nagsabi din sa akin, noon na nanalo na tayo, ibabalik pa rin yung mga Dilawan. Eh, ito na ngayon nangyayari. Ang dami ng mga Dilawan. Walang problema yung unit team. Okay, unit team tayo kahit Dilawan pa yan ang kanilang affiliation. Basta walang bahid ng pagnanakaw, walang bahid ng pulburon. Yun ang pinupunto namin. Len Escala, thank you palangga for your love. Ay, nako.